So what's up mga kaigan, panibagong araw, panibagong buhay na naman ang gagawin natin ngayon. So ayun na nga, bali ngayong araw maglilipat po ang ating kasama na si Boss G-Mark sa kanyang bahay. So malayo-layo po ang kanyang paglilipatang bahay. So nakapreparado na po ang lahat ng pagsasakyan ng kanyang mga gamit mga kaigan. So lahat kami ay nakapreparado na rin po ang maghahakot. Mamaya-maya po lamang ay talagang mag-uumpisa na po kami sa paglilipat ng bahay nung itong ating kasama na si Boss G-Mark mga kaigan. So talagang matagal-tagal na po niya itong pinanuha na talagang siya po ay maglipat nga po ng bahay dahil talagang gusto niya nga talagang malapit doon sa mga kabihasnan nga po, talagang malapit sa mga tindahan. So ayun na nga, bali mamaya-maya po lamang ay talagang bababa na po kami para maumpisahan na itong kanyang paglilipat bahay mga kaigan. Antabayanan nun na po lamang. Dumating naman yung sasakyan na pagkakargahan ng kanyang mga gamit mga kaigan. So let's go. So ayun na nga, nag-upisa na kami sa paghahakot ng gamit ni Boss G-Mark. Ayun na nga, inuunahan namin itong mga maliliit niyang mga gamit katulad no po ng mga kaldero at saka itong mga bali mga ano niya, mga paper bag at saka itong mga kung ano-ano niya mga gamit mga kaigan. So talagang naman talagang decided na itong malita niya, tapos yung mga hanger niya, tapos yung mga kanya mga tubigan, tsaka yung kanyang mga maliliit na cabinet. Inuna na po namin pagkarga doon sa may sasakyan dahil talagang yung paglalagay ng sasakyan ay tamang-tama lang po sa kanyang kagamitan. So ayun na nga po, nandito po rin kami sa loob ng kanyang kwarto para ito ay talagang i-finalize ang lahat ng gamit niya na gagamitin na talagang pwede pang ilipat bahay yung kanyang kagamitan. So nag-iisip pa ito si Boss G-Mark, talagang gusto niya nga talagang walang maiiwang gamit doon sa kanyang pinanggalingan na kwarto mga kaigan. So talagang paikot-ikot ba siya dahil talagang binubusisi niya lahat na wala siyang maiiwan mga kaigan. So maya-maya naman mga kaibigan at talagang magpapaba na po kami. So andito na po yung kanyang hanger at talaga namang nagustuhan ng ating kasama na isa na ito si Nelson. So kanya nang nasa kanya na papamanan na raw po daw sa kanya, lalo na po yan nandito na itong kanyang rep at saka yung kanyang maleta at saka yung kanyang balding maliit. Nandito na po kami sa may baba ng bahay at ikakarga na po namin ito mga kaigan doon sa sasakyan. So bago nga po namin itasakay ito mga kaigan, so nandito po kami muna at inayos-ayos po namin yung mga dapat na unahin na isasakay sa sasakyan. So itong aming kasama ay nililinis niya pa itong loob ng sasakyan para lamang talagang hindi madumihan yung sa mga gagamitan ni Boss G-Mark nga po mga kaigan. So ayun na nga, talagang todo linis po ng aming kasama, ng aming driver, para nga talagang maghasya itong mga kagamitan ni Boss G-Mark ng mga kaigan. So ayun na nga, talagang aakyat po kami ulit dahil meron pa siyang mga gamit doon na natitira. Marami pa siya na magamit nga po mga kaigan. So may namataan ako dito, may bike, city bike dito sa may hagdanan mga kaigan. Ito po ay talagang paupahan doon sa may malapit sa cornet. Nakita namin itong city bike dito sa may hagdanan mga kaigan. So ayun na nga, aakit naman kami ulit mga kaigan para talagang kukuhanin na namin itong kanya mga iba pang kagamitan na hindi pa na ibabam. Nauna na po itong ating kababayan na si Canelson Bo na tiga Del Monte, Bulacan mga kaigan. So ang taas-taas po ng kanyang bahay, nasa fourth floor po siya mga kaigan. Pababa na po yung si Caronald at ibababa na yung kanyang cabinet. Itong si Boss G-Mark ang kanyang kasama sa pagbubuhat mga kaigan. So ayun na nga, bali talagang tuloy-tuloy na kami sa pag-aakit ni Canelson Bo dahil talaga na mga
Nandito po si Boss Jimark, nagpahinga pa sila dahil talagang napagod sila sa sobrang taas pa ng floor ng kanyang bahay nga po mga kaigan. Sana sa fourth floor po siya, nakadulunduluhan po ng floor nitong building na ito. So nandito po kami doon sa loob na sa kanyang bahay para nandito sa kami sa sala at kukuhanin na naman namin yung kanyang kagamitan. Nandito na po ka sa loob ng kanyang kwarto mga kaigan. So ayun na nga, bali talagang iniisip pa namin kung itong aparador ang aming unahing pagbababa dahil ang bigat-bigat nito, ang laki-laki ng aparador niya dahil inuna niya na yung kanyang game chair mga kaigan. So ayun na nga, talagang bumaba na si Boss Jemar para talagang gusto niyang talagang unahin yung chair niya na pang game dahil talagang mahilig po ito talaga sa game to si Boss Jemar. So pinag-isipan na po namin kaibigan itong talagang cabinet dahil talaga ang dami pong mailalagay po sa cabinet niya na so mabigat-bigat nga po ito. So ang ginawa na po namin, tinanggalan namin ng laman itong cabinet niya dahil sobrang bigat nga po nito dahil ang apat na nga po kami nagbubuhat dito, nahihirapan po kami magbaba doon sa may hagdanan mga kaigan dahil ang taas-taas po ng floor ng kanyang pinaglilipatang bahay mga kaigan. So ayun na nga, bali talaga nga nandito na po kami ha, bali gusto nga lang namin sana ay talaga nga yung maliliit muna ang aming unahing ibababa dun sa pinbandang baba dun malapit sa sasakyan mga kaigan dahil gawa nga na talaga nga. Andito na po yung kanya mga kagamitan, andyan na po yung mga nakapinalize na po dito sa may ano, sa may loob ng sasakyan. So nagbababa na po kami, ay nag-akit na po kami, dumating na po kami dito sa paglilipatan ng bahay ni Boss Jimar. Dito si ano, si Daog-Daog na aming kasama. Paakit naman kami ulit sa kanya. Ito na siya. At paakit na po kami ulit doon sa ano po, sa paglilipatang bahay ni Boss Jimar. So iniisa-isa na po, andito na po kami ulit sa may groceryhan dahil nagutom po kami pagkatapos naming magbuhat ng kanya mga gamit. So nagpapa-snack itong si Boss Jimar ng ice cream. So naghahanap kami kung ano pa masasarap dito na ano talaga yung flavor ng ice cream dahil sobrang mainit na po sa labas. So kailangan namin magpalimig ng aming tiyan mga kaigan. So ayun, nag-isip ng maigi na yung mainam itong si Boss Jimar kung ano talagang masarap na flavor ng ice cream mga kaigan. Ayun o, yung ice cream. So andito na po kami sa bahay ni ano, bahay ng aming kapatid na isa na si kapatid namin na si ano, si Benji. Si Benji na kanawa na taga Nueva Ecija. So dito po mga kaibigan, na talagang kakain muna kami dito dahil talagang napagod kami. Binisita na rin namin itong si Boss Benji nga po mga kaibigan. So ayun na nga, naglalagay na kami sa lagayan ng ayun na nga si Benji, tapos na po siya nagluto ng kanyang pagkain ng kanyang tanghalian dahil ito po ay tanghalian mga kaigan. So kain na po kami. Ayun na nga, nagsimula na kami pagkain, nagpicture-picture muna kami mga kaigan. So ayun na nga, mga grupo-grupo namin, nandito na po kami, kompleto na po kami mga kaigan. Ayun na po si Kabinji, naka-smile na, at saka itong si Boss Nelson mga kaigan. So ayun na nga mga kaigan, mag-shout out tayo sa mga legit nating supporter tulad nitong si Raymond Garcia ng Prado del Bulacan at kasama yung kanyang asawa at anak na si Tyler mga kaigan. Shout out nga pala kay G. Guevara TV. Shout out nga pala kay Boots Pandurius ng Surigao. Shout out nga pala kay Welski, biyahe ni Welski ng Surigao. Shout out nga pala kay Mary Andera ng Abu Dhabi Dubai mga kaigan. So shout out nga pala kay Ruth Paganpa ng Surigao. Shout out po kay Ayan Akyata ng Caguait, Surigao del Sur. Shout out din po kay Ibuk Johnny Reyes ng Bentley Park, Antipolo, Rizal mga kaigan. Shout out po kay Louis Biga Max Vlog Bicol Express. Shout out po kay Sadika Lakay TV.
Shout out po kaya Melvin Garganta ng Eloilo. Legit na legit po nating supportin mga kaigan na taga Eloilo. Ito po ay siya po ay Ilonggo mga kaigan. Shout out nga pala kaya Jusip Maghopoy ng Surigao. Shout out din po kay Antolio Alameda Jr. ng Surigao. Shout out din po kaya Riz Daog-Daog ng Tagbilaran Bohol. Shout out din po kaya kay Mr. Nelson po ng Del Monte Bulacan. Shout out kaya Boss J. Mark ng Valenzuela mga kaigan. Ayun na nga mga kaigan, yan, yun na po ang ating mga legit supporter. Kailangan nating i-shout out po dito sa ating video dahil legit na legit po sila mga supporter mga kaigan. So sino pa po ang gusto mag-shout out mga kaigan na mag-comment lang below down dito sa video na ito para sa susunod pong video ko ay isa shout out ko po kayo mga kaigan. Kung sino po yung hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po. Huwag po pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po mga kaigan dahil para po kayo updated sa lahat po ng aking mga video.